Wow, ganda, ganda. Wow, solid spot. Wow, ang daming bunga. Yung malalaki oh. Bagay na bagay yung strawberry dito kasi dito sa Manila is malamig. Napakaganda rin dito. Lahat ng agor, napakaganda dito sa taas. Overlooking guys, kitang kita mo yung mga bahay sa baba. Yeah. Yo. Oh. Wow. Oh man, laki. Hindi lang 5 yung magkakasya dito guys. 6 kasya dito. 20 nga kasya dito eh. Nakatayo nga lang. What is up guys? This is Kuya J at welcome back sa aking channel. At for today's vlog, nandito tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan. Ayun yung pinakangar ko guys. So, dito tayo kumain sa mga antamo. At ngayong araw, babalik tayo ngayon sa Pangasinan, which is dun sa Maliko guys. Dahil ang dami nating hindi nadaanan nung galing tayo dun. Tsaka nung endurance natin, hindi tayo masyado naka-stop at hindi tayo nakapagpalipad ng drone. Kaya ngayong araw, babalikan natin yan. Tara, ang daming pwedeng pasyalan pala sa Maliko ngayon. Tara, ang oras natin ngayon is 6:47 ng umaga. Bali, para makulimlim eh. Hindi pa sumisikat yung araw. Kanina pa ako bumiyahe ng madaling araw, mga alas 4:30. At dito na tayo nagsimulang mag-vlog. Wait lang, ayusin lang natin tong ating GoPro. Dito na tayo nagsimulang mag-vlog para maliwanag na. Dilim pa kanina eh. So dito tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan. Sa mga 3 oras pa natin babiyahin yun. Bali, Bayagapan tayo dadaan. Tapos Gabanatuan, doon na tayo tatagos. Solo na naman tayo at ngayong araw is araw ng Monday. Wow, a beautiful Monday. Oopsie, yeah. Thank you Lord. So napakagandang araw na to. Bagong araw na ibinigay niyo sa amin. Lagi tayo magpasalamat. Pagising pa lang natin, isang magandang biyaya na yan. Isang mabuting biyaya na yan. At napakalaking biyaya na yan. Tara, let's go! Biyahe muna tayo! Nueva Ecija. Welcome to Cabanatuan City. Cabanatuan na tayo. Welcome to Balok. First time ko makadaan dito ah. Balok. Nueva Ecija pa rin ata ito guys. Hindi ko sure eh. Kakanan na tayo dito sa may crossing. Ayan, meron na lang tayo 1 hour and 19 minutes. Pero dun pa lang to guys sa baba. Kasi hindi mo makikita sa Google Maps o di kaya naman sa Waze yung mismong Maliko viewpoint. Kasi iikot ka pa, Santa Fe pa yung dadaanan mo. Gaya nga nung ginawa ko nung nakaraan na nag-Maliko viewpoint tayo, Santa Fe tayo dumaan. Meron 2 daan para marating ang Maliko viewpoint. Una, ang Santa Fe ng Nueva Vizcaya. Ito pa lang kasi nakaregister sa Google Maps. Pangalawa ay Bayaumingan, Pangasinan. Ito ang pinakamalapit na daan para sa akin mula sa Metro Manila. Dito madadaanan mo ang Barangay San Miguel para marating ang San Nicolas, Pangasinan. Nandito na tayo ngayon sa Umingan, 1843. Ah, okay. So dito kami nag-photo ops nung QC. Pero dito tayo dumaan, pabalik. So ngayon, nadaanan ko na ito pala yung Nueva Ecija, yung kabila. Alright. Ah, paikot lang pala ito guys. Yan ko lang ito nalalaman na. Welcome to Umingan. Ako, may mga subscriber tayo dito sa Umingan eh. Yung naghintay din sa atin dati nung dumaan tayo dito. Umingan. Tapos yung kabila is Nueva Ecija. Lapit na ba tayo? Lapit daw. Yan, dito tayo dumaan dati oh. Rosales. Ang tataas na ng bundok dito sa gilid natin oh, sa kanan oh. Ang ganda na ito sa kabila. Parang malalaking chocolate hills pero mapuno. Ganda no, medyo asul, malayo yan. Siguro part yan ng Sierra Madre. Tuloy tayo.
siguro yung pinakambayan ng Umingan. Tapos kakanan na tayo dyan, dyan sa dulo crossing. Mukhang piyesta dito ah, daming banderitas oh. Ipalo Bridge. Wala na rin tubig yung ilog. Tuyot na. Natibidad. So nasa natibidad na tayo. Welcome to San Nicolas. Ayan, ito na. San Nicolas na to. Ito na pala, San Nicolas. Dire-diretso na to. Okay, tama. Tama yung destination natin. Happy Fiesta, San Nicolas. Ah, fiesta ata dito ngayon. San Nicolas. Sakto, maraming pagkain. Makikikain na lang tayo. Ito na yung pin ko. Dito tayo nagpin. Ito na nga pala yung tumaliko na pin ko sa aking Google Maps. At dire-diretso lang, mararating nyo ang bridge papunta ng Villaverde para makarating ng Maliko. Ayun, eto na. Itong Maliko, ayan. Hindi kasi nagre-register dito sa mapa itong tulay na to. So, dito tayo. Ito Maliko, this way. Ayan. Alright. So, hindi kasi nagre-register dito sa mapa natin itong bridge na to. Ayun o. Wala siyang bridge. Tingnan mo, nasa ilog na ako, tumawid na ako. Tapos pag sinearch mo tong red arrow, o kaya yan yung pinin mo, doon sa Santa Fe ka papapadaanin. So okay na. Ito na. Paakit na tayo. Paahon na tayo. Parang sa Rizal to ah. Init. Puro paliko na. Kaya tinawag to na Maliko. Puro paliko dito, guys. You know. Ooh. Yeah. Ahon. Oops. Ito na, ang unang taas. Taas pa tayo. Grabe, sobrang init ngayon. Pero alam ko sa taas malamig eh. Paliko ulit. Ayun, dun pa tayo pupunta. Yeah. Alright, malinis na siya ngayon guys. Wala na yung mga nakatambak dito, mga graba, mga buhangin. Dati kasi isang way lang yung nadadaanan nung nadaan kami dito. Ngayon, ang linis na oh. Sobrang linis na. Naitambak na dito sa kabila yung mga graba, yung mga nalalaglag mula dyan sa taas, sa bundok. Saka itong mga harang na to, nandito na sa pinang gilid. So, maluwag na. Uy, ang taas na natin kaagad. Angkit nung bahay dun o kubo. Natira. Angkit niya. Ayan. Oh, malinis. Wala nang masyadong graba, buhangin sa pinanggit na o dito sa kalsada. Safe na to. Safe na tong daanan. Ayun, umaahon yung Mio Gear. Lakas umaahon. Kayang-kaya. Sa mga magtatanong kung kaya ba ng Mio Gear. Ayan, kayang-kaya nga sila. Oh. Dalawa pa sila dyan. Ahon. Nakakaahon. Ayan, antas na natin, oh. Grabe, alos kapantay na natin tong bundok dito sa baba. Yeah, ayan. Ah, ito. Ayan, mga yan yung sinasabi ko, guys. Dati hanggang doon sa baba, meron pa yan. Ito. Ito na lang. Ooh. Ang ganda. Mas ma-appreciate mo din to pag pababa ka na, guys. Kasi pag paakyat ka,
Kailangan mo lingunin. Pero pag pababa ka, yan, kitang-kita, ang ganda. Ang laki ng tumabong, ano. Ah, nilalakihan pa nila. Halo, kalahati. Walang laman yung kalahati. Tapos bangin. Naalala ko dito yung papunta ng New Highest Point. Ganito yun, tapos puro ulap guys, halos hindi mo makita yung daan, tapos umuulan. Grabe, nakakatakot yun. At yung buhangin, dahan-dahan kayo dito pag pababa. Huwag kayo magpapareno ng todo o sagad. Mag-i-slide kayo dyan. Oh, napakataas. Ang taas natin. Nakakalula. Sumilip ka sa baba, oh. Nakakalula. Pero kahit sobrang taas natin, walang hangin, manipis yung hangin. Hindi yung malakas. Halos wala nga, oh. O dahil siguro tanghali na. Silip nga tayo ng konti. Ang taas. Doon tayo galing. Ito na yung mataas na bundok pa. Ah, lumalamig na. Ayun na, oh. Ooh, wow. Para siyang Marlboro Hill. Wow, ang ganda ng pine tree dito. Solid spot to. Pag nagkataon, pag natapos itong mga ginagawa dito, solid spot yan, oh. Di ba dapat yung pine tree is green lang? Ito parang ma-red na ma-orange yung dahon. Ayun na. Wow. Grabe. Wow. Ganda. Wow, solid spot. Wow. Napakaganda rin dito. Lahat ng angulo, napakaganda dito sa taas. Napakaganda ng view kahit bungad pa lang guys, no? Itong tinapos na bundok na to, tapos sabay yung paliko, napakaganda ng kanyang view. Ba't kaya tinira pa to, no? Hindi nalang isang narekta, no? Maliko! Puro liko! Tuloy pa tayo. Ang lamig ng hangin, pero ang taas ng araw. Naghahalo yung init at yung lamig. Yeah, liko ulit sa kaliwa. Liko ulit sa kanan, kaya siya maliko. Puro liliko. Bam. Oh, eto na naman. Napakaganda na naman ang view. Ooh, wow. May bahay. Bahay ba yun? Wow, solid man. Makunat. Yeah, makunat. Yeah. Oops. Eh, kakapanood natin ng view. Wow. Wow, man. It's a wow again. Wow. Solid talaga. Solid na naman. Woo.
tatabunan guys. You know. Wow, grabe. Napakaganda. Ganda, sorry dito, Maliko viewpoint. Alright, solid. Woo! Napakaganda. Katahimikan. Ito magandang spot to pag nalagyan ng mga view deck pa o establishmentes. Ganda. Lamig na, malamig na dito sa taas. Tsaka medyo makulimlim na. Napaka solid. Ang taas natin, grabe. Kalibong eatery. Kalibong eatery. Ah, may kainan na rin dito. Wow, ang ganda na itong spot na to. Entrance, 20 pesos. Ah, tingnan nga natin to. Christina Garden. Uy. Oh, wala pa, ginagawa pa lang. Yeah. Wala pa, hindi pa. Pwede ka mag-camping dito. Masarap mag-camping dito, guys. Oh. Camping-camping. Pwede nga iakit yung sakyan. Oh. Makakakit. Tapos dito kayo. Ito, may kainan din dito. Kalibong Eatery. Tara, doon naman tayo sa taas, guys. Doon. Ito, ang laking bato. Oh. Nalaglag. Ang laki. Woo-hoo-hoo. Parang itong daan na to is katulad doon sa Cannon Road. Dito nga lang mas mataas ang pwesto, mas overlooking yung makikita mo. Tsaka malamig. Tsaka pahon. Alright, ito na yung Kindaw campsite. Tingnan natin, silipin natin. Wow, oops. Kaya ba? Kaya. Sobrang lalim nga lang. Uy, unti-unti na sila nagtatanim ng mga strawberries dito ah. Ang ganda nitong pine tree, guys. Oh. Sobrang tutuwid, sobrang tataas. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Kindaw. Si Ate Vicky, siya yung pinaka-caretaker dito. At ayun, ganda dito, ang lamig pa. Tapos meron dun sa dalawang cabin. Tatlo ba? Dalawa. Tatlo. Tatlong cabin. Yun, puntahan natin mamaya. Bale, yung cabin po ang kasha is? Hanggang lima. Nililimit po namin siya hanggang lima lang. Hanggang lima yung kasha. Ibig sabihin malaki. Kala ko dalawang tao lang yung pwede. Silipin natin mamaya. Pwede po silipin mamaya. Yes. Silipin natin. Tapos may entrance fee na 50 pesos. At 20 pesos pa. Sightseeing. Saka pa, 50 yung day tour po namin, yung camping. Camping mismo. Day camping, I should say. Pwede kang maglagay ng tent, tumambay dito, kumain dito, 50 pesos. Pero pag katulad ko, sightseeing lang, 20 pesos lang, napakamura. Saka yung overnight po namin is 150. Kindaw A cabin. Ayan yung cabin. So bali, tatlo yung gawa na may ginagawa pa dun. Then, silipin natin guys yung pinakang cabin nila para at least makita nyo. At kung gusto nyo magpa-reserve, yan, kontakin nyo lang sila ate. Ang ganda naman ito, umiilaw ito pag gabi. Solar. Right. Ang ganda ng view. Kaya lang kumakapal na yung bahay doon, dumarami na.
Kaya makikita mo na rin yung bahay. Pero I think solid to pag umaga. Tingnan natin tong gitna. Ay wow, meron pang pinakang parang terrace ka. Ayan. Sarap tumambay dyan pag umaga. O di kaya naman pag gabi. Pinagkatiwala sa atin yung susi para makita natin. Yun o. Oh. Wow. Oo nga, ang laki. Hindi lang 5 yung magkakasya dito guys. 6 kasya dito. 20 nga kasya dito eh. Nakatayo nga lang. Yan. Oh, hindi ko napapasok yung aking sapatos. Madumi. So ito siya sa loob. Wala nga lang siyang electric pan. Kasi dito is walang kuryente. Puro solar. At hindi mo kailangan ng electric pan dito kasi malamig. And then kahit siyero, meron siyang plywood. Tawag dito tipi house eh. Ang lawak guys. Lawak. Open natin to. Ooh. Oh wow, ang ganda dito. Pwede kang tumambay dito. Tambayan pag gabi, pag umaga, pag sikat ng araw. Yun ang kagandahan dito guys. Hindi mo na kailangan mag electric pan kasi malamig yung simoy ng hangin. Tapos kung ayaw mo naman mag cabin is mag tent ka na lang. Worth of 150 pesos lang. Overnight na yun guys. Diba? Saan ka pa? Solve na yun. Para dito sa napakaganda. Ito ang Kindaw. Bale, yung pangalan niya is nagmula dun sa may-ari. Pangalan daw yun ang may-ari mismo ng lupa. Diretso na muna tayo guys sa Maliko Viewpoint para kumain. Tapos mamaya dyan tayo tatambay sa isang napakaganda rin na spot. Maganda dun, malawak. Tsaka napakaraming pine tree. Pagkalapit lang naman siya halos. Bandang una-unahan lang. Yeah, ayan. Ito. Ito na ba yun? Oh, ito na. Ito, magkatabi lang. Ito, dito. Mas malawak to. At saka mas maraming pwedeng ma-accommodate dito, guys. Ito ang tindaan. Mamaya, balikan natin yan. Pang-last natin yan para dyan tayo magpahinga. Doon muna tayo sa Maliko Viewpoint para kumain. Diyan lang naman sa bandang taas. Aba, mayroon na to. Ano to? May coffee shop na dito. Susulputan dito ang mga establishmentes. Kasi dinarayo eh. Tsaka kahit ganitong oras, maraming dumadaan. Ito, nakakatakot dito. Ang lalaki oh. Mukhang bago lang oh. Kahit walang ulan. Grabe, pag bumagsak pa naman, bato talaga. Uy, kakatakot. Kaya huwag kayong mag-i-stay ng matagal sa mga ganito. Tabi nito mismong mga tinibag. Yeah, alright. Maliko Viewpoint. Aba, bago na yung kanilang signage ha. Yan, kain muna tayo dito. Anong ulam mate? Merong may sabaw? Eto. Eto na lang. Nakakain na tayo doon sa Maliko Viewpoint guys. At akit tayo ng konti dyan. At dyan naman yung may bago dyan na strawberry picking. So tingnan natin kung maganda. At saka bibili tayo ng strawberry. Tingnan natin kung masarap. Tingnan natin kung kahit hindi ka na umakit ng Baguio, dito pa lang sa Maliko meron na. I-solve tayo. Tara. Konting abante lang naman. Ilang kilometro lang. Mga 5 minutes lang. Nandun na tayo. Tsaka nagpalit na ako ng damit. Hinubad ko na yung jacket ko, mamaya natin suotin. Medyo mainit na kasi dito. Para kahit pa paano, maramdaman mo yung konting lamig. Hindi ganun kalamig ngayon dito. Sakto lang. Siguro dahil tanghali na, alauna na kasi. Diyan sa bandang unahan is sa Nueva Vizcaya na. Which is part na ata ng Santa Fe. Yan, dito tayo magtatanong. Japanese Shrine. Ayun o. To Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sir, saan po yung strawberry picking dito? Ano yan? Strawberry picking po, saan po yun?
Ah, sige po. May bayad po ba pagpapasok? Entrance fee. San Nicolas Police Station, aba? May ano na dito, police station. 20 pesos po. Entrance fee. Diyan muna tayo sa Japanese Shrine. Tingnan natin. 20 pesos. Ang astig naman nito. Ang galing. Ang galing ng pagkago. Welcome to Barangay Maliko. Tara, kaya tayo. Welcome to Salaksak Pass. So, ito na rin yung Salaksak Pass, yung Japanese Shrine. This way. Ah, medyo malayo-layo pa pala. Ah, yun. Doon yung strawberry picking. Ah, daming tao ah. Ah. Yeah. Yo. Binasag yung bundok, no? Yeah. Maputik to pag umuulan. Buti na lang tuyo. Yeah. Sana. Wow, ang ganda pala dito ah. Ganda pala dyan sa baba. Wait lang, dito muna tayo. Unahin muna natin itong Japanese Shrine. Alright. Akin tayo yun dito guys sa Japanese Shrine o Salaksak Pass. Aha. Ito na pala yun. Wow. Overlooking guys. Kitang kita mo yung mga bahay sa baba. Tsaka itong malapad na to, hindi ko alam kung anong gulay, prutas sa meron dyan. Pero ang alam ko, meron na dyan strawberry picking o strawberry farm. Ah, bababa tayo dyan mamaya. Alright, ganda. Parang katulad sa Kiangan o kaya naman sa bandang baba ng highest point. Ang pasong Salaksak ay ipinatayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at ng Estados Unidos ng Amerika na nagsipaghandog ng kanilang buhay dito noong ikalawang digmaan pangdaigdigan. Sa pagitan ng Pebrero at Hunyo taong 1945, 4,600 Hapones ang mga namatay, 3,200 Amerikano ang mga namatay o nasugatan at maraming mamamayang Pilipino ang mga nasawi sa paligid ng pasong ito. Ibig sabihin, umabot sila hanggang dito. Ano naman to, English. Ito sa kabila. Yun, 1978. Grabe. Umabot pala dito yung mga Hapon at mga Amerikano. Nagdigmaan sila dito. Bundok na to ah. Bundok na to. Ngayon, punta naman tayo ng strawberry picking o strawberry farm. Diyan lang sa baba. Tingnan natin kung pwede mag-picking o kaya naman bumili. Kasi paborito ng anak ko yan. Bibili tayo pag pwede pa pag hindi masisira hanggang pag uwi natin. Binutas talaga nila yung bundok, no? Yeah. Ano kaya itong ginagawang to? Sementado na lahat, oh. Barangay Maliko. Maliko Travel Lodge. Ah, mayroon na rin pala nito. Pero under construction pa. Strawberry farm. Yan, eto. Strawberry farm. Private property, no trespassing. Homestay. Ah, eto. No trespassing. Mali ata. Tama ba? Yeah. Tama. Ah, ito nga. Strawberry farm. Yun, no? Hello po. Hello. Dito po yung strawberry picking? Wala po ngayon, sir. Ah, ba? Ah. Thursday. Ah, Thursday pa. Sayang.
Layo pa naman pinanggalingan ko. Guys, so nandito naman tayo ngayon sa strawberry farm nila ate. Anong pangalan niyo po ate? Ay, si Sir Noel. Ay, si Sir Noel. So bali dito guys, no picking ngayong Monday, Tuesday hanggang Wednesday, bawal. Or hindi pwede kasi nag-spray sila ng mga pampataba. Ang pwede lang po siya is Friday, Saturday, and Sunday. So Thursday wala rin. Kasama din daw guys yung Thursday. At bali per kilo 400 pesos and then entrance fee 20 pesos pagpapasok kayo dito. So eto. Eto guys yung farm nila. Marami na rin po pala no? Oo. Dami na. Hindi madali kasi mahinog yan kaninang umaga. Green pa. Pinkish lang yan, pinkish. Tapos pumitas kami. Tanghali po hinog na. Oo, ganyan na 'yung pala na. Grabe. Sa Baguio po nilalagyan nila ng ganun eh. Yung cover, pagtanggulan, ah, okay. Pero dito, wala pa naman. Ayun. Okay, so eto, ang dami na pala dito. Baka yung iniakyat ng binyahin ng anak ko, hinog na yun, kaninang umaga. Ah, pero meron po kayo dyan ngayon. Wala na po, sir. Adyo, bibilisan ako. Ubusan tayo. Pero eto guys, so ayan. Oh, may mga bunga. Ay, may bulaklak pala to. May bulaklak pala to. Ayan guys, so. So bali ngayon hindi pwedeng mamitas kasi naglagay silang pampataba. Kaya wala tayong mabibili ngayon kasi naubos na rin sa sobrang dami ng pumupunta dito. Dumediretso na dito para mag strawberry picking. Ayan. Hanggang doon sa dulo. Ate okay lang ba ikutan ko lang dito? Sige po. Oh, grabe to oh. Ang daming bunga oh. Ang daming bunga. Yung malalaki oh. Ang lalaki niya, huh? Ba? Oo. Oh, ito pa. So, konti na lang yung bunga ngayon kasi marami daw namitas nung nakaraan. So, ang bilis din daw mahinog kasi kanina, pinkish pa lang. Tapos, ngayon tanghali is red na kaagad. So, mabilis mahinog, mabilis tumubo. So, bagay na bagay yung strawberry dito kasi dito sa Maliku is malamig. So, ito yung bagong attraction guys dito. Oh, pwede nyong puntahan dito sa Maliku. Pwede kayo mag-strawberry picking from Thursday to Sunday. Pag may natira pa daw ng Sunday kasi minsan dagsaan. So maraming kumukuha, maraming nagpipicking. Halos wala na matira. Diba? Hindi mo na kailangan pumunta ng Baguio. Dito sa Maliku, meron na. Ito ay boundary ng Santa Fe at saka San Nicolas, Pangasinan. So, half. Ayan. Ah, ang lalaki guys. Oh. Grabe. Siguro, i-develop pa nila yan. Hanggang doon sa dulo. At mayaman naman sila sa tubig. Maraming tubig. Hindi naman to kailangan sobrang dami ng tubig. Ang kailangan lang malamig yung panahon, malamig yung klima, malamig yung weather. So sakto dito sa Maliku. Sana ma-develop at marami pang maitanim na strawberry. Nakakatuwa naman. Meron na hanggang dito. Hindi mo na kailangan pumunta ng Baguio. Dito na lang. Bagong spot. Diba? Alright. Kaya lang wala tayong makukuha ngayon. Ayun oh, anli yung tubig dito. Tingnan nga natin. Oh, malamig yung tubig dito ah. Lamig. Lamig ng tubig. Pero buti na isipan niyo sir na magtanim ng ganito dito no. Oh, try. Sinubukan, try muna. Ano ni Canuel nandiyan. Mm. Siya yung nag-trial pa lang pero nagbunga naman. Oo. Ayos. Pero previously kasi nung 2000 nag-try din kayo. Meron na. May initial na. Ah, meron na. Pero walang nag-continue eh. Ngayon lang ulit may nagtanim. Oo, dadayuhin niya sir. Dinadayo itong Maliku eh. Ayos. Nakadaanan kasi siya ng ano. Mm. Usually pagka na-spray namin siya, didiligan namin siya ng 4 beses. Para mahugas. Mahugas. Oo nga naman. Tama. Alright guys, Thursday to Sunday. Doon kayo pwede mag-pick. Pagbalik ulit. Para mayroon akong babalikan. Opo. Basta Saturday or Friday set. Okay. Sige po. Thank you po. Pastor, thank you po. Alright, so, ayun guys. Thursday hanggang Sunday pwede mag-picking dito. Kasi kailangan daw muna nilang diligan ng 4 beses. After, malagyan ng fertilizer o yung pampataba. Kasi, syempre, pag kinain mo yun, mamaya magka-aberya yung chan mo. Ah.
Yo. Tara, baba na tayo, guys. Doon na tayo magpapahinga sa Sherman Tank. Hindi naman doon sa tanky mismo, ha. Uy. Okay din 'to. Ine-develop din, oh. Isa pa nga pala, guys, kapansin-pansin dito, nilagyan na nila ng harang to, itong gilid na to, para mas safe, syempre. Dati wala yan, nakakatakot eh. Nakakatakot dumikit dito sa kanan. Sobrang lalim yan. Buti nilagyan na nila. Ito pa, isa pa to. Dito tayo sa Mangili tindaan. Pero mas malilim doon sa kabila. Doon na nga lang tayo magpark. Init dito eh. Eh tayo, malilim. Mas malilim. Langanin. Yeah. Okay, tara, pasok tayo. Walang tao. Ang entrance fee lang naman dito is 20 pesos. And then, alam ko pwede kayo mag-camping dito. So dito tayo ngayon matutulog muna, papahinga, bago tayo umuwi ng Makati. Hirap nga lang ibaba yung sasakyan dito, guys. Oh. Sobrang tarik. Madulas. May vlog na tayo dati dito. Ito yung link na yun. So pwede nyo bisitahin para makita nyo kung ano pinagagawa ko dito. So meron na silang food court, museum, Sherman Tank, smoking area. Alright. Sticker ko dito. Ayun. Proper import. Smoking area is just yes, there. Yes, sir. And just to serve. How much? 20 pesos. 20 pesos. How many of you? Only one. Okay, thank you, sir. Thank you. Oh, may plug na. May plug na. Alright, may bantay na pala dito, guys. Kano yung bantay, kano. And then, bago lang to, guys, tong plug ng Philippines, tsaka Japan, tsaka US, United States. Nakapagtaka dito, paano nakaakit yan? Paano nakapunta yan dito, di ba? Bundok, tapos may tangke. Right, so hanap lang tayo ng spot. Tutulog muna tayo. At dito na nga muna ako nagpahinga, dahil higit 5 oras pa ang biyahe natin mula Maliko hanggang Makati. Alright, guys. Nakatulog ako. Sarap ng tulog ko dito. Grabe. Gusto ko pang mag-extend ng pagtulog. Kaya lang kailangan na natin umuwi. So, ano ba nagbago dito? Ito, yung plug. Nadagdagan lang naman ng plug dito. Ang entrance is 20 pesos. Pag day tour, tapos gusto nyo mag-tent, 150 pesos. Tapos meron din silang kainan doon. Gusto nyo kumain, gusto nyo magkape. Oras natin is mag-alas 4 na. At mas malamig na. Lumalamig na yung hangin. Mas masarap yung mga gantong oras. Eating area, comfort room, camping area, bonfire. Mas maganda siya. Mas malaki tong area na to compared dun sa kanina. Yung pinuntahan natin. Mas marami kang magagawa dito. Mas malawak yung activity area. Tsaka mas matataas yung mga puno. Alright, let's go down. Paalam, Mangili, tindaan. Ba na tayo, guys. Solid, solid na naman. Napakaganda ng view. Alright. Woo! Woohoo! Yeah! Ayun po, ganda pa ng view. Woo! Alright. Alright, guys, maraming salamat sa lahat na nanood, sa lahat ng sumuporta, sa lahat na tumapos ng ating video. Kung hanggang sa mga oras na ito, nandito pa kayo, tinatapos nyo pa yung ating video. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, sana nag-enjoy kayo. At dito na natin tatapusin yung ating vlog. Sana nag-enjoy kayo. Sana nagustuhan nyo yung ating trip ngayong araw na ito. Ngayong vlog natin dito sa Maliko. Sana nag-enjoy kayo, guys.
At ayun, dalawin nyo na to. Napakarami yung pwedeng puntahan dito sa lugar ng Maliko. Viewpoint, view deck, lahat na nandito. Strawberry farm. So alam nyo na, kita-kit sa mga susunod na vlog. Maraming salamat po sa Sec Moto Supply, sa ating riding jacket, sa ating napakagandang helmet, at ganoon na sa ating pants, sa ating gloves. Maraming salamat po. At Takara Tires, maraming salamat po dun sa gulong natin sa ABB150. Ililipat ko dito sa 160 yun, kasi basta may gagawin tayo dun sa 150 natin. At Boss Batosay, maraming salamat po sa napakagandang riding seat ng ating ADB150. At ganoon na rin sa Hank, sa ating chin mount. Salamat po sa inyo lahat. Imprint Custom, maraming salamat po sa mga jersey natin. Salamat po. At salamat sa inyo guys, sa lahat na nanood. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo. Salamat po sa lahat na nanood. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo. Woo! Let's go! You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. And I tell myself I don't want that, what glitter is in gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life.